ngayon, yung ikukwento ko sa inyo ngayon or yung i-relay ko sa inyo ngayon na info ay base sa mga ilang-ilang na data, you know, legal documents, photos, videos, testimonials from very, very credible sources. Kumbaga, legit intel talaga na pinagsama-sama ko sa utak ko at tinimbang ko, no? After namin mag-brainstorming ng utak ko, kung ano yung conclusion ko, yun nga yung sasabihin at i-relay ko sa inyo lahat, okay? So, hindi ako involved sa kasong ito, ha? Disclaimer lang. I invoke my right against self-incrimination and I won't participate to any investigation. Ito lamang ay isang video ko na nagpapahayag ng opinion, okay? On my personal Facebook account. Now, the big question is, game, yun ba kayo? The big question is, siyan! Okay, base dyan sa mga nakalap mo na gather mo na data for the last 24 hours... Ano ba talaga ang kinamatay ni Christine Da Sera? Ano ba talaga nangyari nung gabing iyon? Okay. According sa medical legal autopsy report, ang cause of death ni Ms. Christine Da Sera is ruptured aortic aneurysm. And based sa ibang data na nakuha ko, okay, data, photos, videos, you know, yung iba hindi ko lang talaga pwede isa publiko bilang respeto sa Yumao. Pero based sa lahat ng data na nakuha ko, ang kinamatay ni Ms. Christine Da Sera is drug overdose. Nandun sila sa in-house party, hindi para mag-inuman. Okay, with all her friends, group of friends, mga gays, bisexuals, and meron din siyang GB boy, if I'm not mistaken, is a foreigner, okay? At doon nang galing yung similya, okay? Pero lahat sila ay, you know, taking drugs, it's a drug party. Yan ang katotohanan na hindi nila ilalabas, syempre. Of course, they won't, you know, tell you stories, okay? Na ikasisira nila at ng pangalan nila at ng pamilya nila at pwede silang makasuhan. Pero that's the truth based on all the data na nag-gather ko. Nag-droga sila that night. At ang kinamatay ni Ms. Christine Da Sera is drug overdose. At hindi siya na-rape. Walang gang rape na naganap. Kalokohan yung sinasabi ng PNP. Na case closed na ito. It's a rape slay case. No! There's no rape and there's no slay. It's just a drug party at yung namatay ay, you know, nag-take masyado ng maraming drugs, I don't know, whatever it is, pills, you know, pinadaan sa ilong, ininom na liquid or whatsoever, halo-halo na ang tinake niya, sumagad siya talaga nun. That night, talagang sinagad-sagad niya yung sarili niya and then boom, pak, hindi na kayo palpitation, sobrang tindi, ruptured aortic aneurysm. Okay? Walang gang rape na naganap. Based sa medico, legal, safe na safe ang kanyang genitals. And kung may nakita man na semen, it's from the GV boy. Okay? Nakasama niya since nung kinagabihan ng December 30. So, ngayon, alisin niyo na sa mga utak ninyo na nag-gang rape ang biktima. Walang ganon. Sobrang sakit yung sa kanyang ina. Imagine, malaman mo na patay na yung anak mo, tapos malaman mo na nag-gang-rape pa. My God, yung sa kanyang pamilya, hindi ko alam kung ano yung mararamdaman nila o nararamdaman nila. And for me, itong katotohanan na lumabas, itong malaking tingit ang nabunot sa kanila mga dibdib. To the family of, you know, the Sera family, and especially to her mom, hindi po na-rape ang anak ninyo. Ikakatuwa po ni Christine Da Sera sa kabilang buhay ngayon, okay? Kung malaman ng lahat ang katotohanan, and you need to accept po na hindi po siya na-rape, wala pong gang rape na nangyari noong gabing iyon, madam, and to the family, wala pong gang rape. At kailangan niyo pong tanggapin ang masakit na katotohanan kahit ayaw ninyo na alam kong ikasasaya rin at ikakagaan din ni ng kaduluwa ni Christine. Kailangan niyo pong tanggapin katotohanan na yung anak po ninyo, yung kapamilya po ninyo, the 23-year-old flight attendant, Christine Da Sera, ay isa pong drug user. Party people po siya. Okay, pumunta po siya sa mga in-house party for this. Yun po yung sinasabi ko kahapon sa teorya ko. Guys, na hindi ako pwedeng magsalita pa ng more kasi wala pa akong any confirmation, wala pa akong other data. Pero I'm telling you